DIY Motoblack. Kamotovlog, no? Ngayon lang ulit tayo makakapag-upload ng ating video para sa update ng ating MUIS 40 rear disc brake conversion. So bali, siset na natin itong rotor disc ng pang Aerox Mags. Kakabit na natin yan. So ito yung dating nakakabit sa atin. So yung diameter nito ay 220 mm, then ito 230 mm, so konti lang yung diferensya. So pag-anoyin natin, pagpatungin natin. So ito, pag pinatong natin itong nakakabit natin doon sa ating MUIS 40, malaki ito ng konti. Malaki ng gis. So yan, medyo malaki ng konti. So okay na to. So kaya natin kakabit itong rotor disc ng pang Aerox para just in case na palitan na natin ito ng Aerox Mags. Ay nakaready na yung caliper saka itong rotor disc. So sasalpak na lang natin sa dito. So bali ito na yung Aerox Mags natin. So di pa natin napapalagyan ng hub ng pang MUIS 40 ito. So yun, mga baka ngayong December, maisalpak na natin to. So konting tiis na lang. So ito, salpak natin to. So pakita ko mamaya. Kapitan natin to rotor disc na to dun sa ating stock mags ng MUIS 40. So tara. Then, silpak natin yung rotor disc ng pang Aerox Mags para butasan natin yung o matandaan natin yung abang ng mga bolt niyan. So, babarinahin natin yan. Barinahin na natin. So yan mga kamotovlog, no, nabutasan na natin. So tatanggalin natin yan para lagyan natin ng thread. So tanggalin muna.
So, lagyan na natin ito ng thread, mga kamotoblog. So, bali yung topping tools na ginamit natin ay size. Ang size niya ay M8 para doon sa ating bolt. So ikabit na natin yung ating rotor disadapter. Lagyan muna natin ng lock washer para umangat ng konti yung ating rotor disc. Hindi siya nakadikit ng usod sa ating Mi 40 mags. So nakaangat yan, kabuhok yung clearance niyan. So yung lock washer siguro nasa mga ano yun, mga 2mm yung kapal nun. So 2mm din yung clearance niyan doon sa mags natin. So, walang problema, hindi naman gagawang yan kasi ibobolt naman natin yan. Tutuhugin natin ng bolt yan. So, madali nang ano yan, i-align yan. Kung sakaling mag-ilahin yung tatlong bolt, so, ma-align natin mabuti yan. So, bali itong bolt na to dapat sakto-sakto lang dun sa nut na ilalagay natin sa loob. Hindi naka-usti na masyado yung board dahil uuntog siya dun sa break siya nung ating tag dito, yung naka drum brake pa tayo, so meron niyang kontil dun sa loob, so dapat sakto-sakto lang yan dun sa ating nut sa loob yung maglalagay tayo para hindi sumabit. So ang ginagawa natin to para sa preparation noong sa nalalapit na paglalagay natin ng Aerox mag sa ating Mi 40. So, pag nailagay na natin to at sakto-sakto at maayos na, hindi tayo mahirapan maglagay ng with this brake dun sa ating Aerox mag, dahil ito na rin yung gagamit natin. Tapos, naka-template na siya. Walang tayong gagalawin. Pero itong ating tawag dito, itong ating caliper, papalitan natin yan na pang NMAX na caliper. So, hindi pa dumadating pero ngayon i-deliver yung in-order ko sa online store. So, nabili ko lang yun ng 483. So, pansamantala ito muna yung ikakabit natin. Tapos, sa susunod na linggo, yun naman ikakabit natin yung caliper ng NMAX. So, gagawa natin ng bagong bracket yon. So, ito pa rin singam na ito ang gagamitin natin. So, i-repair ko na lang yung pinagtabasan. Dahil yung
hindi rin natin makakabit ngayon yan dahil yung ating brake hose ay nasa 2 meters lang. So, kapos siya. Hindi siya abot hanggang doon. Sabi, pinakapit nung ating mags na yan. So, yung in-order kong bagong brake hose ay nasa 215 cm o 2.15 meters. So, para umabot siya hanggang doon sa pinakalikod ng ating swing arm na yan o doon sa likod ng mags na yan. So, kasi kilimitan doon naman natin nakikita yung mga caliper ng NMAX sa kanang Aerox. So, doon din natin yan. Kaya inalagay ko, kopyahin lang natin yan. So, ang problema natin, paano natin didiscartian yung bracket nito. So, yun. Yun na lang ang gagawin natin sa isang linggo. So, bali dito bumangga yung bolt natin dun sa pinaka-kuntil ng ating brake shoe dun sa loob, no? Bali, babawasan natin yan. Babawasan natin lang ng konti yan. Ayan, iba kasi pinuputol yan, no? Ang disadvantage lang yan, no? Pag pinutol mo yan, hindi ka na makakapag, gusto mong bumalik sa, ibalik sa dati yung preno mo, gawin mo drum brake ulit. So, may babalik mo. So, huwag natin putulin yung pinaka-kuntil na yan, no? Ngayon mga kamotovlog, no, naisalpak na natin yung ating rotor disc para sa ating new sporty. Ito ay rotor disc na Aerox mags. So, ayan. Ito yung maging itsura niya. Magkakaroon na ako ng konting adjustment doon sa ating caliper. Iakat natin ng gis. Kasi tumaas to ng... iakat natin ng 5. Kasi 220 yung dati natin. So, dagdag tayo ng 230. So, tig 5 yung iakat nito. Ito, iakat natin ng 5. So, tapos mamaya pakita ko pagka naisalpak na yan ng kompleto. So ayun, so dumating yung in-order nating caliper na pang NMAX. So ito. So hindi natin siya makakabit ngayon. So sa next video ko na lang papakita. Kaya upload natin. So ang kakasa muna natin ito. Ito muna pa samantalang gagawin natin caliper. Para next week. I-assemble naman natin itong ang inbox niya, dito natin nalagay. So, next week natin kakabit yan. So, mapupunta din yung hose, wala pa rin yung hose. Order tayo ng 215 cm in order na, o 2.15 meters. Kasi itong nakakabit sa akin ngayon ay nasa 2 meters lang to. So, hindi siya aabot hanggang dito. So, dapat mabot siya hanggang dito. So, hindi siya aabot. So, ito, assemble ko na lang ito mga kamotovlog. So, next week, ito naman yung ikakabit natin. Yan. Ang NMAX rear. Yan yung tatak. So, next week natin yan, ikakabit. Ito, assemble muna natin ito. Salpak na natin mga kamotovlog yung ating caliper. So, bali ito yung adjustment na ginawa natin. So, tumingala na konti.
Kung yan, malaki yung nilagay natin na rotor disc. So, titingnan na ng konti. So ito mga kamoto vlog, na ikabitan natin yung ating rear disc brake conversion para sa ating Miris 40. So yan, swabing-swabi yung ating conversion at yung pagkakalagay natin na rotor disc na pang aerox. So okay na okay siya. So ready to go na to. So pakita ko mamaya pagka na-isalpa ko na yung tambucho. Ito mga kamoto vlog, no, nabuo na natin yung ating rear disc brake conversion para sa ating Miris 40. Nagpalit tayo. Ang ginawa natin dito, nagpalit lang tayo ng rotor disc na pang Aerox. Ang Aerox mags. And then yung pang XRM na rotor disc tinanggal natin. Pinalit natin itong bago na to. So ito na yung itsura niya. So sabi-sabi yung ikot niya. So wala tayong nakita ang problema. So sana nakatulong itong video na to mga kamoto vlog. Huwag niyo po kalimutan mag-subscribe sa aking munting channel at huwag niyo rin po kalimutan pinutin ang notification bell para updated kayo sa mga susunod kong i-upload na video. So hanggang sa muli. Bye-bye.